Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagnanais na masigit kayong makatawag ng swerte? May tuturo po ko sa inyo po mga bossing, ibang pamamaraan ng ating origano. Magpapaypay tayo ng pera mga bossing. At hindi na tayo lagi namumblema tungkol sa usapin ng pera. At lagi po tayong iaadya nito kung saan lagi tayo ay suswertihin mga bossing. Ngayon po mga bossing, ano po ba ang dapat nating gawin mga bossing? Unahin po muna natin mga bossing ko ang ating pong origano ay pumitas kayo ng kahit isang piraso. At pagkatapos mga bossing ko, kailangan po natin mga bossing ko ng isang kulay pula na ballpen. Yan. Kailangan natin ng ballpen mga bossing. At pagkatapos ay isulat dito ang numero na iyo laging tinatayaan. Halimbawa po, unahan ko na ng 7. Ang numerong ito ay isa sa mga napakaswerte kong numero. Tapos ay 5. Yan ang aking paboritong numero. Tapos 8. Yan po mga bossing ko ang aking paboritong numero. At ang aking edad ay 41. Yan po mga bossing. 4 na numero. At ang maswerteng numero ng aking anak ay Jis. Yan. At ang anak ko magbabirthday na ang aking panganay ay 19 years old na siya. Yan po mga bossing. Hindi ko nasasama ang aking may toyong asawa. Okay na po yan. Ngayon po mga bossing, ito na ang aking numero na inaalagaan. Tapos sabihin niyo po dito, mananalo. Yan. Mananalo ako ng jackpot. Yan, jackpot. Pagtapos, mag-wish na kayo na mula sa inyong pong puso kung ano pa ang gusto nyo pong i-wish po dito. Sabi nyo po yung magkakaroon ako ng negosyo na dito na ako yayaman, magkakaroon ako ng malaking bahay, magkakaroon ako ng magagandang sasakyan at lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. I-wish nyo na lahat ng gusto po ninyo mga bossing. Bahala na po kayo kung anong gusto nyo pang idagdag po dito. Pero basta't ikaw ay naniniwala. Kasi ako po mga bossing, kahit malabo pa sa katotohanan mga bossing, lagi akong naniniwala na like ko sinasabi na magkakaroon ako ng ganito, magkakaroon ako ng ganyan, pero sa totoo wala pa ha mga bossing. Pero lagi sinasabi, magkakaroon ako ng ganito, mabibili ko to, yung mga ganun mga bossing. At natutupad naman po yan dahil makapangyarihan yung ating salitain. Kung ano yung sinasabi natin, nagaganap po yan mga bossing. Kaya mas mainam po mga bossing ko, kayo po ay magsalita ng mga magaganda. Kalimutan ng mga pangit na salitain mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay naniniwala at na-issue po na baguhin ang inyo pong takbo ng kapalaran kung sobrang hirap na sa ngayon, ay siya ay huwag ka na po magpatumpik-tumpik pa. Subukan niyo po ito. Proven po ito na napakaswerte basta't may 100% kang paniniwala sa mga gatong mga pamamaraan. Makakamtan niyo po yan kung naman ang mga pangarap po ninyo. Basta positive lamang. Tapos lagi ugali ng mga magagandang salitain. Yung mga pangit na salitain ay kalimutan. Kapag po ito'y naisulat nyo na kung anong gusto ninyo, ibilad nyo lang ito sa sinag ng araw. Pagkatapos nyo po ibilad ito, mga bossing ko ay tupiin at isiksik nyo po ito sa may altar po ninyo or sa may gawing silangan po ninyo. At makakatulong po ito upang sa ganon matupad ko naman yung wini-wish nyo po dito, mga bossing. Huwag nyo muna ito pagsasabi kasi ang madalas, hindi nagkakatotoo kapag sinasabi ka agad. Kaya mas mainam, huwag nyo na muna itong sasabihin pa kahit kanino. May pa mga bossing, kung kayo paniniwala at na-issue po itong gawin, ay siya. Good luck po sa inyo po lahat.